Kumusta? Kumusta? Mga paps, mga moms, welcome back to the channel. Lay Moto Vlog here. So ngayon po, ang ating pong topic sa araw na ito ay ano nga po ba ang dahilan kung bakit po tayo nagkakaroon ng stuck up na brake caliper issue sa ating motorcycle. So tara guys, pag-usapan natin. So ito guys, ito yung brake caliper ko guys, rear brake caliper. Yan. So yan guys, kung natatandaan nyo po sa previous video ko, nagkaroon po tayo ng brake issue. Yan. So sa akin po guys, dalawang beses ko po siyang pinableed. So kapit pa rin po yung preno ko. So hanggang sa nakapanood po ako sa YouTube na posibleng dahilan ng pagdalak ng ating preno. So ito guys, ito po yung may problem sa akin ngayon. Ito po yung ating ayusin guys. Yan. Ito yung imagkabilang yan guys. Yan. So itong sa akin po guys, dalawang beses ko na po siya napableed. So try po natin. Yan, diba guys? Kapit siya. Yan. Dapat po itong ito po, dapat po naglalaro po siya. Dapat gumaganan po siya. Saka po yung sa kabila. Yan. So hindi na po siya naglalaro guys, stock up na. Kung makikita niyo po, napakatigas niya, hindi na po gumagalaw. So yun po yung ating ayusin guys. Yan. So gagawin po natin, lilinisin po natin siya. Lalagyan po natin siya ng lubricant para dumulas at maglaro. So maaaring punong-puno na po ito ng dumi. Saka po yung sa kabila, kaya hindi po siya gumagana na, hindi na po siya naglalaro. So after po nating marinisan, tingnan po natin ang result. So tara guys, simulan na po natin ang ating pagbabaklas. Una po natin gagawin, tatanggalin po natin ang ating gulong sa likuran. Yan. So tara guys, simulan na natin. So yan guys, kung mapapansin nyo po, hindi napantay ang kain ng aking caliper. Makapal dito, tapos dito sa kabila ay pudpud na kasi po, kumakapit po siya rito sa kanan. Yan, kasi hindi na po siya bumabalik. Kaya ngayon po, ang ating ayusin ay ang aking slider. Ito pong ating slider na to, ang ating ayusin. So dapat po kasi naglalaro po siyang ganyan, gumaganan po siya kapag tumatapak po tayo ng preno. Dumidikit po rin ito to, tapos ito po ay bumabalik siya kapag nagbitaw po tayo ng preno para hindi po siya kumapit. So hindi na po siya bumabalik, ang tigas na po niya. So tara guys, simulan na po natin gawin. So yun guys, ang ating pong gagamitin sa ating pag-ayos ng ating slider sa brake caliper, allen. Yan, kailangan po nating allen para po dun sa kakarasin natin, size 14 mm. Yan, size 12. Yan, tapos size 17 kung meron po yung size 17. Ito po, wala po kasi akong size 17 kaya ito po gagamitin ko. Yan, basahan, pampunas and oil. Mas maganda kung meron po kayong grasa, mas maganda pong grasa. Yan guys. Matanggal na po natin yung gulong natin. Yan. So gamit po yung 17 saka po yung 14 kanina. So ito guys yung ating ayusin. Yung slider dito dun sa kabila. Yan. Yan ang ating ayusin guys. Ang una po natin gagawin, tatanggalin po natin yung ating brake shoe. Yan. Tanggalin po natin yung brake shoe natin. Kailangan na po natin ng allen. Tatanggalin po natin yung dito. Yan. May allen po yun dyan. So yan guys, natanggal ko na po yung takip. Yan. So yun po yung allen sa loob guys, tatanggalin po natin yan. So yun guys, natanggal ko na po, medyo matigas, stuck up. Yan, tatanggalin po natin yan para matanggal po natin yung ating brake patch. Thank you.
Ayan, so guys, tanggal na. Ayan, tanggal na natin yung ating brake pad. Ayan guys. Ang sunod po natin tatanggalin ay ito po. Ito. Itong pinaka brace nya. Okay. Gamit po ang ating allen, tatanggalin po natin ito. Yan guys, so medyo matigas po yung allen dito. Ayan. So ito muna po ating kakalasin yung kabila. Ito po, ito yung pinaka ano po dyan. Notch. Gamit ang ating 12. Size 12. Okay. So yan guys, naluwagan na po natin yung size 12 dito sa kabila. Tanggalin po natin yan. So yan guys, naluwagan na po natin to. Ayan. Iikot na po natin. Medyo matigas. A few moments later. Nga pala mga guys, natanggal ko na po yung ano, yung tinatanggal po natin. Kaya lang, nahirapan po ako, masyadong matigas. Kaya hindi ko na po na-videohan. So, ngayon po guys, na nilinis ko na po siya guys, nahugot ko na po siya. Ito po yung nasa loob po nito, hinugot ko. Saka po yung nasa kabila. Yan. Hinugot ko po yan. So, hindi ko na po napakita sa inyo kasi natigas na po. Ang hirap tanggalin. So, nalinis ko na po siya. So, ito guys, nakabit ko na ulit. So, tingnan po natin kung may kapit pa. Yan. Pagulungin ko. Brake. 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 So, yan guys, wala na po siyang kapit. So, okay na po. Na-resolve na yung problem ko. So, ngayon po guys, salamat po sa inyo. Sana po ay napagbigay ako sa inyo ng konting kaalaman kung bakit po nag-i-stack up yung ating rear brake caliper. Although, napa-bleed na po natin. So, nag-i-stack pa rin po siya. So, ito po ang isang posibleng dahilan. So, yun guys. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. And ride safe po sa ating lahat. Thank you, thank you. So, yun guys. Makikita nyo po. So, yun po yung tinanggal ko kanina. Yan po. Hinugot ko po yung nasa loob niyan. Medyo matigas po yan. Nahirapan akong tanggalin. Yan. Saka po ito. Yun lamang po. Madali lamang po. Simple. Yan. So, kaya nyo pong gawin to sa bahay. So, yan. Ang ganda na po yung ikot niya. Wala na po siyang kapit. Yan. So guys, thank you.